Libo-libong isda ang makikita sa ating mga bahura. Lahat makukulay at may iba-ibang hugis at laki. Kaya ba natin bilangin ang lahat ng klase ng isda? Ang dami ng bilang at klaseng makikitang isda sa isang bahura ay magandang senyales ng isang malusog na bahura. Ngunit sa dami ng mga isda, mahihirapan na ang mga citizen scientist na magbilang at kilalanin ang lahat ng ito. May isang klase ng isda na makatutulong sa atin na malaman ang estado ng isang bahura. Ito ang mga paru-parong isda o butterfly fish. May ilang target marine invertebrates naman na makatutulong sa atin para malaman kung bakit nagbabago ang isang bahura. Unahin natin ang mga starfish. Ang blue linkia starfish ay madaling makilala sa ilalim ng tubig. Madalas silang makita kapag maraming coralline algae o ang pink na uri ng algae na nakakaakit ng mga baby corals. Ang chocolate chip starfish ay madali ring makilala dahil sa mga brown na patusok sa kanilang katawan. Ang isang chocolate chip starfish ay madalas makita sa buhanginan. Kaya kapag dumami ang bilang nila, marahil ay wala ka na sa bahura o napapalitan na ng buhangin ang bahura. Mayroon namang mga starfish na kumakain ng corals. Sila ay tinatawag na crown of thorns starfish. Kapag dumami sila, may posibilidad na kumukonti na ang buhay na corals sa bahura. Isa pang uri ng marine invertebrate na dapat tingnan ay ang mga feather star o crinoids. Sila ay isa sa mga nagsisilbing indikasyon ng magandang water quality at agos ng tubig. Panghuli naman ang mga giant clam o taklobo. Sila ay binibilang upang magka-ideya tayo kung kinukuha o kinokolekta ang mga taklobo sa lugar. Para malaman ang dami ng klase at bilang ng butterfly fish at dami ng bilang ng mga target invertebrates sa bahura, kailangan magsagawa ng snorkeling census. Ang bawat citizen scientist ay dapat may sariling mask, snorkel, fins, booties, alwan survey guide na may lapis, at sandpaper o papel de liha. Siguraduhin na marunong kayong lumangoy at komportable kayo sa paggamit ng snorkeling equipment. Mahalaga na ang inyong mask ay hindi napapasukan ng tubig at hindi lumalabo upang makakita ng mabuti sa ilalim ng tubig. Para makapagsulat sa alwan survey guide, lihain muna ang mga space na kailangang sulatan. Ang butterfly fish ang una sa tatlong survey method na kailangan tapusin sa survey station. Susunod naman ang target marine invertebrate survey. Pareho lang ang paraan ng paglangoy o swimming pattern na gagawin para sa dalawang survey na ito. Pagkarating sa survey station, isulat muna ang mga basic details sa alwan survey guide. Huwag kalimutang sulatan ang nasa likod. Isuot ang snorkeling gear at saka dalhin ang alwan survey guide sa starting corner ng survey station. Kailangan magsimula ang mga citizen scientist sa starting corner. Pumuwesto na magkakatabi at may layo ng 4 to 5 meters sa isa't isa. Kung mas marami sa tatlo ang taong magsusurvey, pwedeng lumiit ang distansya sa inyong katabi. Mabagal na lumangoy papunta sa kabilang dulo ng survey station. Habang lumalangoy, hanapin at bilangin ang lahat na makikitang butterfly fish. Maglagay ng guhit o tick mark sa alwan survey guide sa ilalim ng naaangkop na litrato. Paalala, okay lang na nabilang din ng ibang citizen scientists ang parehong butterfly fish. Pwede rin kayong sumisid upang makita ng malapitan ang mga isda. Pwede rin kayong magtanong sa kapwa citizen scientist kung tama ba ang nahanap na butterfly fish. Pagkarating sa kabilang dulo ng survey station, lumipat naman sa mababaw na bahagi nito at ulitin ang buong proseso.
Pagkatapos ng butterflyfish survey, pumalik sa starting corner at ulitin ang swimming pattern para maitala ang lahat ng makikitang target marine invertebrates. Paalala, ang team leader ang may responsibilidad na panatilihin ang tamang distansya at bilis o bagal ng paglangoy ng mga citizen scientist. Pagkarating sa bangka, kailangang kunan agad ng litrato ng team leader ang mga alwan survey guide. Pwedeng gumamit ng cellphone o kahit anong camera. Kung kinakailangan, gamitin muli ang mga alwan survey guide para sa pag-survey ng susunod na station. Pwede lamang burahin ang mga nakasulat kapag nakunan na ng litrato ang mga ito.